professional PBA player Jan Amore sumuko na dahil isa siya di umano sa suspect ng shooting incident sa Laguna. Nasa kamay na ng pulisya ang PBA player na si Jan Amore at ang kanyang kapatid matapos nilang masangkot sa pamamaril na nag-ugat umano sa away sa basketball. Sa pool sa CCTV nang bumaba ng motorsiklo ang PBA player na si Jan Amore sa barangay May Talang, Uno, Lamban, Laguna. May dala siyang baril at dali-dali niyang hinabol ang isang lalaki at saka pinaputukan. Grabe to ah. Walang takot. Ang nagmamaneho ng motorsiklo ay ang 20 years old na kapatid ni Amores. Ayon sa pulisya, hindi tinamaan ng bala ang biktima. Away daw sa basketball ang pinag-ugatan ng alita ng biktima at ni Amores na kalaunan ay nauwi sa pamamaril. Meron silang tawag na hindi napagkasunduan. Naghamunan ng suntukan sa barangay Salak din na unang umalis itong suspect. Tapos sumunod yung biktim hanggang umabot sila sa barangay May Talang at doon sila nagpang-abot. Naghamunan ulit ng another na suntukan din si Amores ay may dala ng baril at pinaputukan na yung biktima. Ayon kay Police Major Bob Luis Ordis, dumayo raw ng barangay Salak ang magkapatid na Amores para maglaro ng basketball. Ayon sa isang residente roon, nagkainitan ng ulo sina Amores at ang biktima sa basketball court pero kalaunan ay naawat. Hindi naman nagkalapatan, siguro nagkagirian lang. Pagkailang minuto naawat, akala ko tapos na. Saad naman ang isang witness, pero maya-maya hinabol na pala nila ang lalaki noong nagkakaroon ng komosyon. Iyong isa, hindi ko alam kung kapatid ni Amores, parang may something siyang doon sa motor sa U-box, dagdag niya. Matapos ang ilang oras na paghahanap sa magkapatid, magkasunod silang sumuko sa pulisya mag-alas 2 kaninang madaling araw. Nagboluntary surrender po siya sa ating stasyon at dahil nagkaroon ng threat sa kanilang buhay, sa kanilang pareho, yun lang po ang pinagdesisyonan nila na natatakot na sila sa kanilang seguridad, sabi ni Ordes. Ayon sa pulisya, tinapon na raw ni Amores ang baril na ginamit niya sa krimen. Reklamong attempted murder ang kakaharapin ni na Amores. Ngayong araw, nakatakdang gawin ang inquest proceeding kay Amores at sa kapatid para sa reklamong attempted murder. Noong 2022, naging controversial si Amores dahil sa pananapak ng isang player sa isang college gate game. So itong si Amore pala ay hindi makapagtimpi, kumbaga hyper itong si Amore, madaling magalit, hindi siya makapag-control ng kanyang emosyon o galit. Gusto niya pag magalit siya sa isang tao, may gagawin siya, kunwari kung ano yung siguro mahawakan niya, ibabato niya, at parang hindi siya papayag na hindi siya makaganti. Hindi to bagay maging basketball player, bagay to sa ano, sa sundalo or police, yung ilalaban siya sa mga gira-gira, doon siya nababagay kasi yung style niya ano eh, hindi pang game, madali siyang mawala ng control sa sarili niya. So sana makamit ang hustisya ng biktima nila. So hanggang dito na lang, don't forget to like, share and subscribe Corridor Official TV para updated kayo lagi. Thank you so much.